This video is a tutorial on how to download LARP, install on your PC, and how to log in your account, and also how to be on an online class or online conference using it. So LARP application basically is the online conference tool na gagamit ng school for the online class. Okay, let's begin. So first, ang gagawin po natin ay to download LARP application. So what you're going to do is open the browser, Google Chrome. Ayan, meron na po LARP na open. So ang gagawin lang po ninyo, kung hindi po naka-open yan, of course, kasi it's the first time, all you have to do is type the LARP suit. LARP suit. LARP www.larpsuit.com. Ayan. Then, enter lang po natin. That is to redirect us to their official website. So, pag nasa official website na po kayo ng LARP, click the download. So, ito po yun. Aking clinic. The download. And after that, i-click naman po natin itong download for Windows. Automatic naman po na detect ng LARP application kung ang gamit mo. Kung Mac ba ang gamit mo or Windows PC. So automatic kanyang bibigyan ng downloadable application para i-install sa iyong computer. Okay, let's go ahead and let's click the download. Okay, let's wait for a little while. Now, the speed of or the yung bilis po ng pag-download ng LARP application, that depends on the speed of your internet connection, the bandwidth of your internet. The higher the bandwidth, the faster you can download the application. But of course, if you're the bandwidth of the ISP or your internet connection, suggest na i-download ahead of time. May download na kaagad ang LARP application. So, this is about 210 MB ang LARP application. So, depending po yan, you have good connection, you can download it for less than 3 minutes. So, sa akin, this is less than 2 seconds na lang, matatapos na siya ang LARP application. So, we'll wait. So, ano po yung indication mo na na-download na natin? So, ito po yun. Sasabi ko, ilang segundo, kung ilang MB, dapat para may download LARP. So, let's go ahead. Pwede mong direct na po natin i-click yan. Pwede na po natin i-direct na click yung ating application. Kung hindi naman po, bigyan na wala. Let's go ahead and click the show folder or makikita mo kung sa download folder ito po yun LARP application. So let's go ahead and click this one and 3.29. so ito po yung pinaka-latest na application LARP. So click that one, double click again yung 3.29. Installer for LARP application. The 3.29.2, yan yung bagong updated version ng LARP application. So let's go ahead and click that one, double click to install on your PC. Then click natin yung this one, the run. Okay, to install, to start installation on. So, ang installation po, that depends also sa specification ng inyong computer. So, the higher the application. So, nag-run na daw. So, let's install anyway. So, that is, and once you have that, so, magpapa-out yung window
So we'll wait for that. Now yung bilis ng pag-install ng application again to your computer, depende po yan sa specification of your unit. The higher the specification, the fastest you can install on the application of installed. Okay. So after installation, so yan po ang makikita ninyo pagkatapos ma-install na yung LARC application. So i-re-require yan LARC na to provide the email address, the official email address na gagamitin login. And also, don't forget to check this one. Napaka-importante po. The keep me logged in for 15 days. Napaka-importante. So, kailangan po namang i-check yan. This one, checking box. So, bakit every 15 days? Every 15 days po kasi, LARC application, ilalog out yung account na naka-log in. LARC. This is for security purposes also, etc. For example, na iwan mo na displays mo yung gamit mo, kung gamit mo yung cellphone or tablet, at naiwan mo kung saan, after 15 days, automatic, LARC will log you out from the application for security purposes. Another thing also, bakit every 15 days? Kasi from time to time, ang isang application ay na-update for the glitch ng application, and also for the upgrades, kung may upgrades na ginagawa. So don't forget na para hindi araw-araw ka na naglalagin sa iyong computer using the LARC application, just check the keep me logged in for 15 days. And after that, type in now your official email address. So sa akin, mine, you can use this for the tutorial and demonstration purposes, I'm going to use my personal email. Okay, I will type in my email address. Okay, then after typing your email address, click next. Okay, so if you provide or you will require LARC 6-digit code that was sent to me, Sir Espinosa, at that@gmail.com. Yung po yung email, so dyan yung internet. So, let's go ahead and open the email address na ito yung device po sa LARC application. Again, pwede mong i-type or pwede mong i-type na lang. Now, let's check first the email address. Okay, so ito yung bago kasi ako nag-try na kami. Kaya mayroon ng verification this LARC. Okay, click that one. So, the easiest way is highlight. Pwede mo pong, again, yung code na yan, pwede mo pong type kay LARC. Yan, pwede mo pong type yung code na to. Or, simply, you can highlight that one, copy, and then go back to LARC, and then control V or paste using your keyboard command. Okay, so there you go. Na-redirect na po kayo. Ngayon, kung hindi nyo mahanap po ang inyong section, dito po sa team, list of team nyo hanapin. So, ito po yun. Kung hindi nyo mahanap ang section ng bata, ng inyong anak, dito po ninyo mahanap yun. So, click nyo lang po kung anong team siya naka-body or section. SHA classroom. So, ito po yung app. Kasi pwede ka po mamili SHA. Ibang grupo naman po yan. Okay. And then, pwede mo pong balik po tayo sa SHA classroom. Ito yung pang demonstration. Pero sa SHA, yan na so, isa may mga lalabas po dyan, i-click lang po ng next, ng next, ng next, hanggang sa matapos lang po yan. Baka gawin. So, you have now been, you have successfully, you are now successfully logging into LARC application. Ngayon naman, anong gagawin mo, you're going to go ahead kung ano ang sino yung teacher, I mean, yung grade level, and also, section ng bata. It's for example, yung ito yung ating section
ng bata, click that one. So makikita po agad kung ano dyan. So you can start or join the meeting here. Okay. So anong gagawin ng bata para mag-start ng online class? So ito po yun. Ito yung notification na ibig sabihin, nag-i-start na, nakalagi na si teacher. So nagka-count na ang count up na yung timer. And then you have the join and then the meeting ID. Kasi pwede pong i-provide yung teacher yung meeting ID sa mga bata para makalagi siya. That is another way to log in. But pag na-input na po ni teacher ang estudyante sa kanyang klase, sa kanyang contact, sa kanyang team, hindi na po kailangan ng meeting ID para sa bata. Ang gagawin na lang po is to go to the section, yung katulad ng ginawa ko kanina dito, click the section or group kung saan nakabilang yung anak, and then click the join this one. Ito naman po, pagkatapos mag-click yan, ang i-click naman po natin ay ang join. So, yun po yun. So, yun ang kasunod na gagawin natin. So, after that, para makasali, click na po natin ang join. Okay. So, meron po, video meeting presentation class. So, ito po yung mga title, kung ano ang topic ng teacher for the day, and then all you have to do. But before that, I suggest na, i-mute na po kaagad ang microphone. This is to avoid that, maybe the background noise sa iba't ibang bahay at may iwasan din yung ingay na pwede marinig po ng bawat isa. So I suggest bago po mag-login, bago po pinitin ang join, click ka agad yung mute. Ito po yun. Click po ka agad ang mute para hindi po tayo maka para po sa katahimikan ng lahat. So, i-mute na lang po natin ang microphone. Then after that, after muting the microphone, ito naman po, huwag na huwag pong i-off ang camera. That is a big no-no. Huwag pong i-off ang camera. So, leave it open and then mute the microphone. Then after that, go ahead and click the join. So we'll wait lang po tayo hanggang sa completely na ma-join. So ayan po yung rapat na kalagi na si Lark. Now, if you have if you are already logged in to Lark, pwede po natin palitan ng background love. Yung settings, so na po ito yung participants, nandiyan po yung kung ilan ang estudyante. Share content, wag na wag pong mag-share content. Ito po, wag po pipindutin ang share content. Wag po pipindutin ang share content hanggat kung walang instruction. As a student, this is not allowed for the student to use ang share content. And then po ha, wag na wag pong gagamitin ang share content or pipindutin. Okay, so you have there the digital camera. You can choose the virtual background for camera. Click that one, yan lang po ang gamitin. Then pwede po kayo mag-click. Dynamic layout. Huwag na po yan. Touch my appearance. Just leave it untouched. Pwede pong palitan ng background. Or pwede naka-blur lang ang background and then kung anong gusto mo palit. Mas maganda naka-background po. Kung hindi maganda, you can just remove the background. Or kung anong background ni teacher, yun na rin ang background para isipin na nasa isang classroom tayo. Anyway, this is a virtual classroom. Hindi ito ang physical classroom, but still, this is a classroom, virtual classroom. So now,
So ito na po yung features ng Lark application. Again po, wag po pipindutin ang share content. Wag po, hindi po pwede yan. Hindi po para sa estudyante yan. That is only for teachers only. Now, if the teachers allow you to use the share content, you may do so with the permission of the teacher. But if not, at hindi ka inalaw ni teachers na gamitin yan, wag pong pipindutin ang share content. Okay? And then you have there more kung ano po, wag na po natin maganda. Yung record as record. Again, I would like to remind that teacher will record the online discussion every now and then. So, i-record po yan ni teacher. So, paano nyo malalaman kung naka-record na? Let me have my other computer. Okay. So, therefore. So, makikita nyo po itong pulang ito. So, yung pula yan. So, indication po na ang ating conversation ay naka-record na. So, pag pinindot na po ni teacher ang record, so makikita po ang record na yan, this one, an indication that the discussion is being recorded all throughout the discussion. So makikita po ninyo sa iba pang feature ng Lark. In this part, you can type in message kung gusto niyo pong mag-message ng teacher. Let's say, for example, gusto niyo tumatin is, "Good morning, sir." Ayan. So, pwede ko mag-reply. No? So, pwede ko mag-reply si teacher. Or, pwede na sabihin ni teacher yung voice ng kanyang greeting. Ayan. So, you can type. Again, itatype lang po ang important queries bago po magsimula ang klase. Avoid typing messages kapag nag-start na po ang klase. So, gamitin po yan hanggang hindi pa nagsisimula ang klase at hindi pa nag-share ng content feature. But of course, gusto din po, pag nag-start at narito ka na sa features ng Lark na ito, ibig sabihin po na nagsisimula na ang klase. Okay, you can maximize that video para po full screen ang ating Lark application para po mas malaki. Kasi pag marami, mas marami pong tile ang nakalagay dyan. So you have there the same auto. So pag nag-start na po, simula po rito, teacher na po ang bahala also on the discussion. So wala ka na po pipindutin. Ang pipindutin na lang po ng yung estudyante, kung may message siya, kung may tatanong, unmute the microphone. Unmute kung may tatanong sa teacher. Pagkatapos po magsalita at naisagot na ng teacher ang inyong queries, ang inyong tanong, and then turn off again the microphone of your Lark application. This is also to avoid too much noise at the background class or the virtual class. Tapos na po ang discussion for the day ng teacher at wala na po siyang concern, wala na po tanong. Dapat po ang estudyante ay unang magbibigay sa virtual classroom or sa online discussion, sa online class. So, paano naman po ang pag-leave ng sa online or sa virtual classroom? So, ang gagawin lang po, click the microphone icon. Nasaan po yan? Ito po yan. The microphone icon. That is how to do on online class. So, i-click lamang po yan. Let's go ahead and click that one para makita. Okay. So, let's click the leave. So, yan po makikita. Kailangan po ang estudyante ang unang magli-leave sa online class. And then, click leave. Ayan. Okay? So, I think that's it for the tutorial on how to download, install,
and also log in into Lark application. Yeah, that's it for now po. Thank you for watching my videos and God bless us.